Nakita ni Isabel si Nagimo. Naghanda ng baril ang babae. Palihim na pumuwesto ito sa gilid at pinagbabaril isa-isa ang mga tauhan ni Gimo. Tinama ng ilan sa kanila at dahan-dahang bumulagta. Nagulat si Gimo nang makita kung paano humandusay ang mga tauhan nito. Kakaibang bala ang laman ng baril ng babae. Tila mga tingga na ginawa para lamang sa kanila. Dahil sa panggugulo ni Isabel, nagsitakbuhan na ang ibang tauhan ni Gimo sa takot na mapatay. Hoy! Mga duwag! Bumalik kayo dito! Sigaw ni Gimo, pero di ito pinakinggan ng mga tauhan nito. Bumaling si Gimo kay Isabel at binaril ito. Hayop ka! Isa kang panggulo! Yumuko sa pinagtataguan si Isabel at di tinamaan. Natama ng isang sasakyan malapit sa kanya at sumabog ito. Wasak ang sasakyan. Tinapon ni Gimo ang baril na gamit nito at humugot ng handgun. Pinaputukan nito ulit si Isabel na hindi makalabas sa tinataguan. Lumabas ka dyan, kutong lupa! Sinira mo, diskarte ko! Labas! Galit na galit si Gimo. Galit na galit si Gimo. Mag-isa na lang ito. Biglang tumalon mula sa ibabaw ng nasusunog na kotse si Justine at diretsyong nag-flying kick sa dibdib ni Gimo. Ikaw? Buhay ka pa? Napaatras si Gimo. Nagulat nang makitang buhay pa si Justine. Pero nagulat din ang binata sa itsura ngayon ni Gimo na isa ng ganap na halimaw. Yan pala ang tunay mong anyo, isa kang aswang. Umalis na ang sibilyan dito sa kampo, Gimo. Tapos na ang pang-aabuso niyo sa kanila, sigaw ni Justine. Ganon, bakit nandito ka pa? Gusto mo bang magpalapa? Tawa pa ni Gimo. Bumalik ako para tapusin ka. Sisiguraduhin kung hindi ka na makakagambala pa sa kanila. At hindi nakakalat pa ang lahi mong halimaw. Matapang na sagot ni Justine. Kahit katakot-takot ang itsura ng kaharap, tinatagan pa din niya ang kanyang loob. Walang bahid ang takot sa sarili. Ako pa talagang hinamon mo, bata. Sigurado ka ba? Baka magsisi ka. Wika ni Gimo. Bakit di mo subukan ang malaman mo kung sino ang kinakaharap mo? Paghahamon pa ni Justine sa aswang. Ayos ka. Gusto ko yan. Sige, pagpipigyan kita, bata. Maglalaro muna tayo bago ko balikan ang mga tumakas na kasama mo. Ito ang sisiguraduhin ko sa'yo. Matapos kong lapain ang katawan mo, hahanapin ko ang mga kaibigan mo at papahirapan ko sila bago ko kainin ang dahan-dahan. Tinapon ni Gimo ang baril nito. Tinanggal ang vest at nagubad ng damit. Naka-fatigue pants ito at combat boots. Kita ang laki ng katawan ni Gimo, magaspang at mabalahibo. Malaki ang abs at korteng-korte ang bawat sulok ng katawan. Kalat-kalat din ang mga peklat at may isang tribal tattoo sa kaliwang dibdib papunta sa balikat ito. Lumabas naman si Isabel nang pinagtataguan niya. Justine! Tawag ng babae. Umalis ka na dito. Tulungan mo ang mga kaibigan ko. Sigurado akong kailangan nila ng tulong ngayon. Umalis ka na dito. Tulungan mo ang mga kaibigan ko. Sigurado akong kailangan nila ng tulong ngayon. Wika ni Justine. Sige, mag-iingat ka. Tumakbo palayo si Isabel para saklulohan ang mga sasakyang natarap. Sa wakas ay nagkaharap na din si Gimo at Justine. Nagtitigan silang dalawa. Nakasuot pa rin ang battle dress uniform si Justine.
handang kalabanin ang katunggaling aswang. Sumugod una si Gimo. Nakipagpalitan ito ng kalmot kay Justine. Salagat iwas ang nagawa ng binata. Mabilis din ito tulad ni Gimo. Mabilis ang mga kalmot ni Gimo sa kanang kamay at mabagal pero malalakas naman ang kaliwa nito. Nasalag ni Justine ang mga ito pero nakapasok ang isang kanang kamay sa mukha niya at nakalmot siya. Tumagilid ang ulo ni Justine pero sumagot naman siya ng sipa at tinamaan ang tagiliran ni Gimo. Tumulo ang dugo sa mukha ni Justine at pinunasan niya agad ito. Hindi naman ininda ni Gimo ang sipa ng bata. Nakalapit ito at kinuwelyuhan si Justine gamit ang dalawang kamay. Inangat ang damit ng binata at gusto niyang butasin ang tagiliran. Nasalag ito ni Justine at mabilis na sumagot ng uppercut. Tinamaan ang panga ni Gimo. Nagkahiwalay sila. Isang flying kick mula kay Justine ang ikinagulat ni Gimo. Pero nahawakan ito ang paa ni Justine at binalibag siya sa kalsada. Lumagapak ang katawan ni Justine sa matigas na aspalto. Sinundan pa ito ni Gimo ng sipa sa sikmura ng binata. Eto pa! Napatagilid si Justine sa sakit. Tumiyaya ito sa aspalto. Akmang aapakan siya ni Gimo nang sinipa ni Justine ang isang nakatayong paa ng katunggali. Natumba si Gimo at sakto ding nakatayo ang binata. Mabilis tumayo si Gimo. Hinamon itong lumapit si Justine. Sumugod naman ang binata. Nagtapon ito ng suntok pero nahawakan ang kamay niya at biglang tinusok ng kuko ni Gimo ang sugat sa hita ni Justine. Ah! Malakas na daing ng binata. Napangiti si Gimo. Sumugod pa ito at binayo ng kamo ang likuran ni Justine na may sugat pa dahil sa paglalatigo sa kanya. Tila tumambol ang likod ng binata. Masarap ba? Ito pang isa! Isang sipa sa sikmura ang tinanggap ng binata. Tumilampon ito at napagulong sa kalsada. Dahan-dahang lumapit si Gimo. Alam mo ba bata, magaling ka. Tinuruan ka talaga ng mabuti ni Rafael. Nakikita ko sa'yo ang taktika ng guro mo. Pero alam mo kung ano ang kulang sa'yo? Lakas ng loob. Mahina ka, Justine. Hindi ka katulad ni Rafael na handang mamatay. Nakikita ko sa iyong mga mata ang takot. Ang kaba. Anong kinakatakutan mo, Justine? Dahil ba sa itsura ko, ha? Isang bampira ang dahan-dahang lumapit kay Justine. Nakatiyaya pa rin ito at dinadaing ang sakit na dulot ng mga sugat niya. Dumudugo ulit ang mga ito. Lumapit si Gimo at niluhuran ng isang paa ang dibdib ni Justine. Tinasang isang kamay at tinutok sa leeg ng binata. Sabihin mo sa akin, bata. Bigyan mo ako ng rason kung bakit hindi pa kita tatapusin ngayon. Kalmadong wika ni Gimo. Di alintana ang papalapit na bampira. Hindi na din makagalaw si Justine. Nakatingin lang ito sa mukha ni Gimo. Ungol ng bampira. Pagkalapit ito, biglang tumayo si Gimo at sinaksak ito sa mata gamit ang mga kuko nito. Sumagad ang kamay sa utak ng bampira at bumagsak ito. Naglakad ng ilang hakbang si Gimo at tumalikod na kay Justine. Isa kang malaking hangal, Justine. Eto na sana ang pagkakataon mo para tumakas. Pero bumalik ka pa para hamunin ako. Hindi mo ako kaya, bata. Ang tanging makakamit mo lang sa paghamon sa akin ay kamatayan. Tumalikod bigla si Gimo at tinapon ang isang patalim papunta kay Justine. Nasalo ni Justine ang mabilis ang punyal. Tumusok ito sa kamay niya pero napigilan niya ito. Imposible!
nanlaki ang mga mata ni Gimo. Imposible ba ka mo? Alam kong imposible ito para sa'yo, Gimo. Ang mga taong tulad mong naniniwala sa imposible ay mahina at duwag. Isa kang duwag na nagtatago sa anyo mo. Ni Katiting na galing ay hindi ka pumantay kay Sir Miguel. Dahan-dahang tumayo si Justine. Sugatan ng kamay. Tinapon niya ang punyal ni Gimo. Sa kabilang kamay naman niya ay hawak ang isang injection na nakatarak sa tagiliran niya. Tinusukan niya ang sarili ng adrenaline at buhay na buhay ang dugo ni Justine. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso niya. Lahat ng sakit sa katawan ay tila naglaho. Magkahalong puot at sakit ang nakapagbigay kay Justine ng lakas para tumayo at haraping muli si Gimo. Anong sabi mo? Sumugod si Gimo. Nagpaulan ng kalmot pero nakaiwas kaagad si Justine. Parang spring na nagsiswish ang katawan ni Justine sa bawat iwas ng matutulis na mga kuko galing kay Gimo. At sa isang mabilis na suntok, pinuntirya ni Justine ang bodega ni Gimo. Dalawang mabilis na body shot ang ginawa niya. Napadaing si Gimo na tila naubusan ng hangin. Hindi nito napansin ang isang paparating na sapak. Napahawak ito sa leg na tuluyang nawalan na ng hangin. Hindi makahinga si Gimo. Wasak ang lalamunan nito sa lakas ng neck chop ni Justine. Napaluhod si Gimo sa harap ng binata. Isang mabilis na roundhouse kick ang ginawa ni Justine. Bali ang buto sa leeg ni Gimo. Pati spinal cord nito ay naputol at naparalisa itong natumba. May malay pa rin si Gimo pero wala ng lakas at dahan-dahan ang nawawala ng malay. Para yan sa mga taong pinatay mo at inabuso. Wika ni Justine. Nakita niya ang papalapit ng mga bampira. Isa dito, si Sharon. Wasak ang leeg ng dalaga. Napapikit si Justine sa sinapit ni Sharon. Tumulo ang luha niya sa kanyang mga mata. Tinignan niya itong lumapit kay Gimo at ito ang unang kumagat sa leeg ng lalaking aswang. Napadaing si Gimo nang mapunit ang leeg nito. Dumanak kaagad ang dugo. Kinain na ito ng buhay ni Sharon at ng iba pang mga bampira. Wala itong nagawa at nangisay na lamang. Nagsisitalsika ng mga laman nito at dugo. Hinila ang mga bituka palabas at pinag-aagawa ng mga halimaw. Naputol ang isang kamay at ninatnat ng isa pa. Tumayo si Sharon at punong-puno ng dugo ang mukha nito. Nagpalinga-linga ito. Nagawi kay Justine ang titig nito. Nagkatinginan sila sandali. Tila tulala lang ang bampira na si Sharon. Hindi nakilala ang taong nasa harapan nito. Pinulot ni Justine ang baril ni Gimo at tinutok kay Sharon. Hindi maintindihan ni Justine pero parang nakita niyang may luhang tumutulo sa mga mata ni Sharon. Naibigay ko na ang ustisya para sa iyo, Sharon. Salamat, kaibigan. Hanggang sa muli. Magpahinga ka na. Pumikit si Justine at isang bala sa noo ang tumapos kay Sharon. Bumagsak ang katawan ng dalaga sa gilid ng bangkay ni Gimo. Umiyak ng lubos si Justine sa harap ng kaibigan bago ito umalis. Samantala, nakapaghanda naman ng dalawang van si Haring Eli. Handa na itong umalis kasama ang ilan sa mga tauhan niya. Alam niyang patay na si Gimo at karamihan ng mga tao niya, kaya iiwan na niya ang mga ito. Sumakay na siya sa harapan ng sasakyan nang makita niya si Justine sa di kalayuan. Sugatan ito pero matikas pa din ang tindig. Imposible! Buhay pa pala tong kutong lupa na to! Mga bata, tapusin nyo nga yung...
Ah! Biglang binangga ng isang taong lobo ang isang van sa likuran ng sasakyan ni Haring Eli. Tumilampon ito at bumangga sa isang pader. Pinaghahampas ng halimaw ang van at yuping-yupi ito. Sigaw ng sigaw ang mga tauhan ni Haring Eli sa loob, pero wala itong nagawa at naipit sila. Durog ang katawan ng lahat ng sakay ng van. Dumaloy ang dugo nila palabas ng sasakyan. Ah, patayin nyo! Patayin nyo yan! Utos pa ni Haring Eli. Lima na lang ang mga tauhan niya at natakot na ang mga ito. Tumakbo sila palayo at iniwan si Haring Eli. Ah! Tulungan nyo ako iyo! Tulungan mo ako! Lumapit kay Justine ang tumatakbong si Haring Eli. Binaril ni Justine ang hita ni Haring Eli at natumba ito. Ah, wag! Maawa ka sa akin! Iligtas mo ako! Pagsusumamon ni Haring Eli. Wala kang karapatang mabuhay, Mayor Eli. Isa kang demonyo. Matagal ka nang hinihintay ni Satanas sa impyerno. Wika ni Justine. Dahan-dahang naglalakad, papalapit sa kanila ang taong lobo. Nakita ito ni Haring Eli at napaihi ito sa sobrang takot. Ha! Iyo! Huwag mo kong hayaan mamatay dito! Pakiusap! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Pakiusap pa ni Haring Eli. Wala na akong magagawa para sa'yo, Mayor. Yan ang kabayaran sa lahat ng kasamaang ginawa mo sa amin. Paalam. Iniwan ni Justine si Haring Eli. Huwag mo akong iwan! Bumalik ka! Bumalik ka! Pinulot si Haring Eli ng taong lobo. Maawa ka! Huwag mo akong patayin! Dahan-dahang piniga ng halimaw ang ulo ni Haring Eli. Dahan-dahan ding nabasag ang bungo ni Haring Eli hanggang sa mayupi ang ulo niya. Lumuwa ang mga mata niya at nawasak ang buong bungo. Nagmistulang giniling na karne ang natira sa ulo ni Haring Eli. Saka ito kinain ng taong lobo at ginuya-nguya ang luray niyang katawan. Samantala, si Justine naman ay nakarating din sa labas ng gate. Madaming bangkay ang nagkalat at wala na ang mga sasakyan. Nakalis na ang mga survivors. May iilan pang halimaw na palakad-lakad pero di siya napapansin. Tapos ka na ba? Lumabas sa likod niya si Isabel. Nakaponcho na ulit ito at may gas mask. Oo, nasaan na sila? Nakaalis ba sila ng ligtas? Tanong ni Justine. Oo, nagawa nila. Sagot naman ni Isabel. Bakit di ka sumama sa kanila? Kasunod na tanong ni Justine. Gusto ko lang siguraduhin ligtas ka. Saka papunta na sila sa San Pablo. Yun ang sinabi nila sa akin. Tugon ng babae. Ganun ba? Salamat naman sa Diyos. Wika ni Justine at napabuntong hininga. Biglang bumagsak ang kulog at kidlat nang magsimula ng umulan.